This is the iPhone 11. And 2019 pa guys, magmula nung na-release tong smartphone na to. And sa tingin nyo, kaya niya pa bang makipagsabayan sa ibang mga smartphone ngayong taong to or kahit next year? At kung balak mo talagang bumili ng iPhone pero on a budget ka lang, baka gusto mo munang panoorin itong review video na to. So tara, pag-usapan natin to. Yo, what's up guys? I'm Real Guzman. Welcome back to my YouTube channel. So ngayon may panibagong naman tayong re-review ng smartphone, which is itong si iPhone 11. So sa mga hindi nakakalam please kung bakit medyo natagalan ang ating video ngayon is medyo nagkaroon ng unting underya dun sa unang iPhone 11 na nakuha ko dahil ang dami na kasi napalitan na parts dun. So talagang make sure guys pag bibili kayo ng second hand na iPhone is i-check yung maigi sa 3U Tools. Pero good thing naman guys yung pinalitan nila sa akin na panibagong iPhone 11 is goods na goods niya. So ngayon gawa na natin ng review to kung sulit pa bang gamitin to hanggang 2024 or kahit ngayong 2023. So tara, let's go! And nabili ko pala to guys sa may JMD store sa may Farmers Cubao, fourth floor. And okay naman yung mga iPhone nila, legit naman, makikinis naman. Yun nga lang, syempre, pag bibili kayo guys, i-double check nyo sa 3U Tools para hindi nyo maranasan or para hindi hassle, di ba? Para hindi nyo maranasan yung naranasan ko guys, kasi yung unang nabili ko dito is defecto talaga. Buti naman, napalitan agad dahil 7 days replacement naman. So yun, talaga magsama kayo ng marunong tumingin at talagang i-check nyo na maigid dun pa lang para hindi talaga hassle. At ito pa lang si iPhone 11 guys is 2019 pa to na release. And kita nyo man sa design pa lang niya, round yung mga edges niya, hindi kagaya ng mga latest na iPhone ngayon na flat na yung mga edges. Pero okay lang naman guys, mas komportable hawakan yung mga round edges na smartphone. At saka isa pa, yung iPhone 11 is wala rin 5G connectivity. Pero okay pa rin naman guys kasi yung 5G is nakadepende pa rin naman yan sa kung nasaan kayong lugar, di ba? Okay guys, so quick specification lang, meron tong Apple A13 Bionic chip. At ang maganda rito guys, upgradable pa to hanggang iOS 17. Tapos yung camera nito, both front and back, kaya niyang mag-record ng 4K at 60fps. Meron din tong IP68 dust and water resistance, di ba? So kahit 4 years na tong smartphone ito, talagang lumalaban pa rin talaga tong si iPhone 11. Pagdating sa kanyang build quality guys, yung kanyang back and front ay may parehong Corning Gorilla Glass protection. Sa harapan makikita nyo yung bezels niya medyo may kakapalan pero okay lang naman guys. Sa kaliwaan dito yung kanyang volume rocker at silent switch. Sa kanan dito yung kanyang power on and off button at saka yung kanyang SIM tray. Sa baba dito na yung kanyang speaker grill na may built-in mic na rin at syempre yung charging port. Okay guys, pag titignan natin tong smartphone na to, aminin natin, medyo may pagkalumaan nga yung design niya pagdating sa harapan. Pero yung likod naman niya is napaka-classic iPhone pa rin. Tignan, may 2 cameras plus yung kanyang napakagandang Apple logo. Kahit nasa mga layo guys, napakaganda tignan ng smartphone na to, mukha pa rin talaga siyang mamahalin na iPhone. At isa talaga sa mga gusto ko sa iPhone is kahit hindi nyo nalagyan ng case, napakagandang tignan ng smartphone na to. Yun nga lang, asahan nyo itong iPhone 11 is fingerprint magnet yung kanyang back. Meron din pala tong 194 grams, so hindi naman siya kabigatan, so saktong-sakto lang yung weight niya. Meron din tong 4GB RAM at yung kanyang internal storage is aabot hanggang 256 of internal storage. Alam nyo guys, kahit 4GB RAM lang to, kayang-kaya niyang maglaro ng mga heavy games. Yun talaga yung kinatuwa ko kahit yung mga older iPhone is kayang-kaya pa rin talagang pang-gaming. And ang maganda rin guys kay iPhone 11, napakarami yung color na pagpipilian. Meron siyang black, white, green, purple at saka red. Pero yung akin nabili ko is color white. Kasi parang sa akin ang linis tignan ng color white. Since nagsawa na ako sa mga older black na smartphone. So para sa akin ang ganda nung color white. Ang linis lang tignan. Pagdating naman pala sa presyuan nito guys, pag brand nyo bibili nito, siguro abot ng 25,000 plus. Pero pag second hand kagaya nito, is umaabot lang ng 18, 16 or 19,000. Ito kasing unit na nabili ko is 19,500. So para sa akin sulit na to since 128GB naman itong nabili ko. So okay naman siya, smooth naman siya gamitin. Yun lang nga, kuha ko sa inyo guys kung bibili kayo. Mas better or much better kung talagang bilhin nyo is yung brand nyo na. Pagdating naman guys sa display ng smartphone na to, meron siyang 6.1 liquid retina IPS LCD display na may 720p quality. Pero tingnan nyo naman, kaya niya hanggang 4K sa YouTube. Meron siyang 828x1792 pixels at ang kanyang typical brightness is 625. And para sa akin guys, napakaganda ng LCD nitong si iPhone 11. Kahit ikumpara mo pa sa mga LCD na Android, ibang iba talaga yung LCD nang nakalagay dito kay iPhone 11. At saka napaka natural looking lang ng mga color niya, hindi siya oversaturated. Saka yung viewing angle niya guys, napakaganda din. Talagang yung display nito ni iPhone 11 is parehong pareho lang sa iPhone XR ko dati. At talagang makapasabi ko na hindi big deal sa akin kung 720p lang yung display niya dahil napakaganda talaga. At saka pagdating naman sa kanyang brightness, okay naman siya pag indoor pero medyo nakukulangan nga lang ako pag nasa direct sunlight ka. Pero again guys, hindi naman big deal sa akin to dahil para sa akin
Sobrang ganda at perfect ng display ni iPhone 11. Pero yun nga lang, may kalakihan talaga yung mga bezels niya, no guys. Pero sa akin hindi naman siya big deal, no. At syempre guys, ang isa rin na kinatuwa ko rito kay iPhone 11 is napakaganda nung kanyang haptic. Hindi ko alam guys, mas maganda pa yung haptic dito kaysa sa ibang mga mid-range na Android. So pagdating sa haptic guys, wala akong problema dito kay iPhone 11. So yun nga, walang fingerprint sa iPhone 11, alam naman natin yan. Pero napakabilis nung kanyang face unlock. Kitang-kita nyo naman guys, talagang ang bilis niya ma-recognize yung mukha ko. So good thing niya na mabilis talaga yung fingerprint ni iPhone 11. Isa rin talagang nagustuhan ko dito kay iPhone 11 guys is talagang very handy rin talaga siya guys. Hindi siya, alam nyo yun, hindi siya sobrang laki. Hindi rin siya yung sobrang laki kagaya ng mga 12 mini. So yun yung talaga nagustuhan ko dito. Kagaya ng sa 10R ko din dati guys, sobrang perfect size lang talaga niya. And ang maganda rin dito kasi stereo speaker na rin siya. So kayo na lang ang humusga. K-Mon 20 Pro 5G pagdating sa ganitong presyuhan. Pagdating sa display ng smartphone na to guys, wala rin akong reklamo dito dahil ito nyo naman AMOLED siya. 120Hz refresh rate, 360Hz touch something rate. At maganda dito guys, maganda talaga yung quality ng display nitong si Tecno K-Mon 20 Pro 5G. Literal. So kita nyo guys, even yung kanyang speaker na nakalagay dito is sobrang goods na goods. Pagdating naman sa kanyang chipset, meron siyang Apple A13 Bionic chip. Ang kanyang OS is iOS 13 na upgradable hanggang iOS 17. Hexa-core na rin siya at ang kanyang GPU is Apple GPU 4-core graphics. At ito pag isang ikinagulag ko kay iPhone 11. Alam naman natin na 4 years na tong smartphone na to at ang RAM lang ito is 4GB lang guys. Yes, 4GB lang yung RAM niya, pero kitang-kita niyo naman halos lahat ng games na ibato ko sa smartphone na to, kayang-kaya niya kahit nakasagad pa yung graphics. Grabe. Grabe itong si iPhone 11 guys. Talagang talong-talo niya yung ibang mga mid-range na smartphone. Talagang walang frame drops guys, as in walang lag. Depende na lang siguro kung anong games yung inilalaro nyo. Pero sa akin talaga, sa halos 1 week guys na paggamit at paglaro ko sa smartphone na to, wala akong nararamdaman na kahit anong lag. At nung tinesting ko rin siya sa AnTuTu benchmark, kita nyo yung score niya 700,000 plus. Boom! Talagang talong-talo na yung ibang mga mid-range Android smartphone dito kay iPhone 11. Yung camera naman itong iPhone 11 is merong 12 megapixel main camera, 12 megapixel ultrawide at ang kanyang recording both front and back is aabot ng 4K at 60fps. And yung front camera naman niya is merong 12 megapixel main camera. Napakarami rin features ng camera nito kagaya ng portrait, panorama, slow-mo, time-lapse at saka live. And yes guys, syempre meron din siyang 0.5. At ewan ko guys iba talaga pa rin yung quality ng camera ni iPhone. Especially guys, itong si iPhone 11 na kahit 4 years na, kahit ipagtapat pa sa ibang mga mid-range Android smartphone ngayon, iba pa rin talaga o mas maganda pa rin talaga yung quality nitong si iPhone 11 pagdating sa camera. At kitang-kita nyo naman sa mga kuha ko dito guys, very sharp and detailed at realistic yung mga kuha niya. At napakaganda rin talaga nung kanyang bokeh effect, talagang very natural lang. At ang nagustuhan ko dito guys, maganda rin yung kanyang dynamic range, hindi siya hirap kahit tirik yung araw. So talagang hindi mo na kailangan i-edit tong camera ni iPhone 11 kahit yung front camera niya is sobrang ganda rin. So ito guys yung quality ni iPhone 11 front facing 4K at 60fps. So what do you think guys? Diba? Kahit yung front facing camera ng iPhone 11 guys, talong talo yung ibang mga budget or mid-range Android smartphone ngayon. Napakalinaw na camera. At ang maganda rito, stable siya. Okay, hindi siya maalog. Goods to guys. And ewan ko ba guys, kahit yung video recording itong si iPhone 11 is napakaganda rin talaga nung quality niya. Talagang stable siya, hindi mo na kailangan ng gimbal. Plus hindi rin siya hirap talaga pagdating sa araw. And syempre guys, mas maganda rin yung kanyang 4K at 60fps. Talagang quality yung kanyang video recording dito sa back camera. Talagang magagamit mo siya for social media content creation. Pagdating naman guys sa mobile data usage or sa connectivity nitong si iPhone 11, wala siyang 5G connectivity, okay? Pero alam naman natin guys na sapat na yung 4G at saka para sa akin nakatepende pa rin talaga sa lugar niyo yun. So para sa akin hindi na ako nakukulangan sa 4G nitong si iPhone 11. Okay, pagdating naman sa battery nitong si iPhone 11, meron siyang 3110mAh non-removable at meron din siyang wireless charging. So usapang battery guys, sa totoo lang, sobrang saktong-sakto lang yung battery ni iPhone 11. Hindi siya sobrang bilis malobat, hindi rin naman siya sobrang makunat. So sakto lang yung kanyang battery, kaya naman umabot ng isang araw. Pero kung heavy user ka kagaya ko na gumagawa ng content, nag-video, nag-games, siguro magka-charge ka dito ng mga 2 beses. Pero again, hindi naman siya big deal sa akin guys dahil sobrang perfect na nitong si iPhone 11. At kitang-kita nyo naman, pagdating sa social media,
gaming camera, almost perfect siya at talagang magagamit mo pa rin siya pang araw-araw. At para sa akin, pwedeng-pwede pa rin talagang magamit si iPhone 11 ngayong 2023. At para sa akin, hanggang 2024 pwede pa rin siya. Yun nga lang, di ko lang alam kung hanggang saan yung OS update itong si iPhone 11. And wala rin palang support na super fast charging. So para sa akin, medyo may kamagalang siya mag-charge. Pero guys, hindi naman siya sa akin big deal. Overall guys, ang masasabi ko dito kay iPhone 11, sobrang sulit pa rin niya kahit hanggang 2024. Kasi camera pa lang guys, taob na yung ibang mga mid-range smartphone. Plus, wala rin talaga akong naramdaman na lag dito. At saka, alam naman natin yung OS ni iPhone is talagang sobrang smooth. At saka, okay pa rin talaga siya pang gaming. Yun nga lang, ang downside nito para sa akin is yung battery dahil hindi na siya ganun kakunat. Pero again guys, pwede nyo naman papalitan agad yung battery niya. Pero overall guys, again, sobrang sulit pa rin talaga ng iPhone 11 ngayong 2023 hanggang 2024. So kung nagustuhan mo itong video na to, give it a thumbs up. At syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Peace!